araw mga ka-e-shop. Mayroon tayong gagawin. Diband, 32 lang siya. Testing natin. Ito, may ilaw siya. Okay. Power on natin ngayon. Yes. Gas siya. Ayan. Okay. Pero walang picture. Ayan. May ilaw siya pero walang picture. Ayan natin. Ayan. Meron siyang ilaw. Yun, naaninag siya. Pero wala siyang picture. Sabi ng may-ari, may sounds naman daw to. Pero wala talaga siya picture. Pero may backlight siya. Napapansin ko may backlight siya. Buksan natin. Bali, yan yung model niya mga ka-e-shop. Okay, nabuksan na natin yung unit. Ano pala to? Smart na rin, pala to mga ka-e-shop. Smart 32, di ba? Okay, ito. Yan yung main board niya. Okay. Ito yung top board niya. May tikon siya. I-testing natin kung bakit walang picture. Ano ang problema niya. Okay, saksak ko lang. Okay. Ito may ilaw siya. Ayan. Ayan siya. Ilaw dyan. Ayan. Kulay asol. Power on natin. Ayan. Ito siya. Mayroon siyang backlight. Oh. Pansin nyo may backlight siya. Ayan. Ayan. Okay. May ilaw na siya. Pero bakit wala siyang picture? I-check ngayon natin yung dahil meron siyang backlight, sumisindi siya, wala siyang picture. I-check ngayon natin yung supply ng ikon. Tingnan natin kung may supply yung ating ikon. Ito yung positive nya. Ito, tingnan natin to. Yun, 3 volts na ang supply nya. Pero mayroon siyang 12 volts to. So, may 12 siya dito. Pero pagdating dito, 3 volts lang. Okay, tanggalin natin yung board. Tingnan natin. Okay, bali parang nagawa na pala to. Parang na-repair na to. Ayun o. Parang na-repair na rin to. Okay, check natin yan yung MOSFET na yan. Yan yung supply ng ating TCON. Ayun. Tatanggalin natin to o check natin yung supply dito. Okay?
Okay, check natin yung supply nito. Power on ko lang. Okay, nag-on na siya. Bali, nakabunot lang yung ating backlight kasi binaligtad natin yung mainboard. Check lang natin kung bakit nagda-drop yung supply natin. Kung talaga bang 3 point something lang yung supply ng ating panel. Yun, 2.9. Tapos ito. Yun. Yan, 2.9. Yan, yan lang yung supply ng ating panel. Ng ating tikon. Yan, 2.9. Titingnan ngayon natin yung input niyan. Yung input niya. Yung input. Okay. Titingnan natin yung input niya. Kung ilang volts. Ito, base niya. Wala supply. Hindi yata dito. Ayun, 12 oh. So, meron siyang 12 dito. .0459 .05 ang pumapasok sa base niya. Yun, nagkaroon siya ng supply oh. Nag 12 na to. Baka naglulus lang to. Okay, nag 12 na siya. Tingnan ulit natin. .40 plus lang ang .044445. Tapos, nag-12 na siya. Okay. Maaring naglulus lang ito. Check na rin natin yung paa nito. Baka hindi lang nahinang ng maayos to ng unang tumira. Okay. Ayan o. Baka parang hindi nahinang ng maayos. Maaring naglulus lang yung base niya. Okay, try natin hinangin ulit. Confirm nga mga ka-eShop. Naglulus yung paa niya, hindi nahinang ng maayos. Yun o, sumpa natin. Okay, nagbablard na siya. Yan, tapos magalaw. Yan, bawas lang natin sumin. Okay. Yan, naglulus siya. Okay, ayan o, positive siya. Loose ang kabit nila. Hindi nahinang ng maayos yung base nito, mga ka-eShop. Kaya nawala yung signal ito. Ayan, naglulus. Okay, may tumira nito pero hindi nahinang ng maayos. Hinangin lang natin tong base niya. Maaring buo pa tong MOSFET na to. Okay, kabit natin ulit yan. Okay, nahinang na natin. Kita nyo, nahinang na natin. Saka kinapalan pa natin yung hinang. Okay, testing natin. Testing na natin. Okay, may ilaw na siya dito sa standby niya. Power on natin. Tapos sukatan ulit natin ng supply kung normal na. Okay. Power on ko lang siya. Yun, nag-backlight na siya. Testing natin kung may supply na siya. Kung normal na yung supply ng ating tikon. O, mayroon na siyang 12 volts. Yun o. Mayroon na siyang 12 volts. Okay. Ibig sabihin, mayroon na siyang picture.
Bali, ang problema lang niya ay nag-loose lang yung supply niya sa tikon. Oh, mayroon na siya. Sarap pag ganito lang ang mga sira, mga ka-shop. Madali lang ang trouble pag mga ganito ang sira. Ayan. Okay na siya. Traffic kasi papunta dito. Ako, ang pakakasala ng ama mo. Okay. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Kaya lang naman ako sa boss ko. Okay. Magandang araw mga ka-shop. Ito, may gagawin tayo. Skyward. 32 lang to. Testing natin. Yeah, may ilaw na to. Power on natin. Okay. Yan, nagkaroon na ng ano yung screen yung ganyan lang siya. Yan, ganyan siya oh. Buksan natin. Ito mga ka-Asia po, sarado pa to. Tayo ang unang makakabukas nito. Pero bakit ganun ang problema nito? Unang sira niya. Okay, buksan natin to. Okay, ito na, nabuksan na natin. Bali, ito na yung main board niya. Ito siya. Ito. Tanggalin natin to. Okay, ito, nabuksan na natin mga ka-e-shop. Nakita niyo ba yung logo na to? Ano, no? Mumbok na yung kapasitor niya. Okay, pero itong mga dilaw na to, good pa yung... Ano nito? Yun o, hindi pa siya umbok. Pero itong tatlo, umbok na. Gagawin natin dito, try natin itong palitan muna yung tatlo. Testing natin. Okay, bali ito yung mapalitan natin. Ang value nito ay 50, 100. Okay. So, palitan natin ng 50 to 20 saka isang 50-100 para medyo tumaas yung parad niya. Okay, bali napalitan na natin, hindi ko nga pala napakita. Pero ayun na, naikabit ko na yung kapasitor natin na tatlo. Yan, yan na yung kinabit natin. Okay, ito, tatlo. Yung mga dilaw kasi okay naman kaya hindi ko na pinalitan. Okay, testing natin kung okay na. Testing natin, mga ka-e-shop, testing natin kung nagbago ba siya. Kung doon lang ba yung problema niya, sa kapasitor lang. Minsan kasi yung mga ganitong unit ay ang problema lang talaga minsan sa kapasitor. Naglo-low voltage. Yan, power on na natin. Tingnan natin kung may pagbabago. So, ayun. Mayroon na siya pagbabago, mga ka-e-shop.
Kita nyo, bali yun lang ang problema niya. Pero yung kapasitor na yun ay supply ng backlight niya. Pero bakit pag nasira yun, damay pati yung system niya, pati yung picture niya. Okay, ito, okay na siya. Diba? Normal na siya. Ayun, normal na. Hindi na siya nagbablard. Okay. Bakit ganun ang sistema ng power supply nito? Pag nasira yung supply ng backlight niya, pag kinabos ng supply yung backlight niya, o nagbubbles na yung kapasitor o humina na yung kapasitor, automatic damay pati yung picture nito. Pumapangit din yung picture nito. Kumbaga, naglo-low voltage siya. Kasi yung ano nito, yung circuito ng backlight nito, yung supply ng backlight niya, nagsiswitching din siya doon sa supply ng sa octocoupler nito. May drive siya doon sa octocoupler. Kaya pag nag-low voltage yung backlight driver natin, backlight supply natin, nadadamay pati yung display nito. Pati yung 12 volts niya, bumababa din. Okay? Ayan. Okay, ganito lang. Ganyan lang yung sira niya. Bali, tatlong kapasitor lang. Sa susunod ulit natin na trouble, bali, medyo mabilisan lang na trouble ito. Yun lang ang naging sira niya. Okay? Sa susunod ulit natin na video, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, lagyan natin ng picture kung may talagang normal siya. Okay, bali yan na yung picture niya. Okay na. Okay na siya. Okay, yan. Skyway. Okay, hanggang dito na lang. Susunod ulit natin na video. Okay, mga ka-eShop. Bali, sa shoutout lang natin itong ating taga-subaybay. Sila Ronel Ogalino, Dante Aguila, Dave Electronics Repair Shop, Romeo Junior Nepomuceno, saka si Kambal 21 Tech Depatuan City ba to? Okay, maraming salamat sa suporta nyo.